Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami ipaging dapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito ay ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo ay turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa inyong mga ninuno. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito,
Dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gawa tunay na kahanga-hanga. Yang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan. Si Moises at Aaron, yung iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo ang lahat. Puspos ng bahay, pagkat may kakamping dami. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit nito." Ano ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas na may ito'y ang kanyang buhay?
Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo, may paanyaya po si Jesus. At ano ang paanyaya niya? Gusto mo sumunod sa akin? At bilang mga deboto ng pong Jesus Nazareno, nakakatiyak naman po ako na sasagot tayo ng opo, Panginoon. Susunod kami sa iyo. Ang paanyaya sa atin, sumunod ka sa akin. Sana ang itugon natin sa paanyaya niya ay opo, tutugon po kami. Pero, pag nagnanais tayong tumugon kay Jesus, bilang kanyang deboto at magnagmamahal ng mga anak niya, ay meron siyang inihiling sa atin. At anong inihiling sa atin ni Jesus? Nakikita-basa po natin sa Ebanghelyo na para sumunod kay Jesus, ang unang-unang dapat gawin, limutin ang sarili. Ulitin ko ho, para sumunod kay Jesus ng buong puso, ang unang dapat gawin, limutin ang sarili. Dahil minsan, baka maging balakid natin sa pagsunod kay Jesus ay yung iniisip natin kung ano ang para sa akin. Ano makukuha ko? Ano mapapala ko? At pag iniisip natin, ay wala naman ako mapapala dyan, ayoko na. O susunod lang tayo kasi may makukuha tayo. Susunod ako kay Jesus kasi sinasagot niya yung panalangin ko. E paano pag hindi sinasagot ni Jesus yung panalangin mo? Iiba mo na ba siya? E paano kung pinaghihintay ka ni Jesus? Manghihina ka na ba ng loob at tatalikod na sa kanya? Sa iba ka nakakapit? Sa mga pampaswerte ka na ba kakapit? Iiba mo na si Jesus? Dahil ang tagal sumagot sa panalangin mo? Kung pititignan din po natin sa isang yugto ng Ebanghelyo, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao pagkatapos niyang pakainin ang 5,000. At tinanong ni Jesus ang mga tao, sumusunod ba kayo dahil sa salitang pinapahayag ko? O sumusunod kayo sa akin dahil pinakain ko kayo? Ang paalala sa atin ni Jesus, limutin ang sarili. Hindi iniisip kung anong makukuha. Hindi iniisip kung ano to para sa akin. Pero hindi ba ang tunay na sumusunod at naglilingkod, iniisip kung ano ang maibibigay? Di ba? Ang taong buong pusong sumusunod kay Jesus, hindi iniisip ano to para sa akin. Pero para sa kanya, mas importante sa kanya, ano ang maiaalay ko? Ano ang maibibigay ko sa Panginoon? Sana ito yung una nating isipin. What can I give to Jesus? Ba? Anong pwede kong ibigay? Kaya nga, ang second step ng binilin sa atin ni Jesus, limutin ang sarili, pasanin ang iyong krus. Kadalasan ho sa atin, iniisip, pag sinabing pasanin ang krus, pasanin ang hirap. Kaya nga, di ba minsan may mga tao na nanalangin, Panginoon, kung pwede lang, mabigat na yung krus na ito sa akin. Gusto ko nang bitawan ang aking krus. Ayoko na. I quit.
Pero ang misyon ni Jesus kahit kailan. At kung titignan naman natin ang larawan ng mahal na pong Jesus Nazareno, bit-bit ang kanyang krus. Pagamat nakakatiyak ako sa kanyang daan patungong Kalbaryo, ay hirap na siya at nabibigatan. Pero hindi niya binitawan ang krus. Bakit di niya binitawan ang krus? Naisip niyo ba yun? Bakit kaya hindi binitawan ni Jesus ang krus? Ba't hindi niya nalang binitawan, nilaglag, nagpatuloy na lang sa paglalakbay niya? Ang krus ay ang daan niya ng pag-aalay ng sarili. Sana wag nating makita yung krus bilang larawan lamang ng pagpapakasakit, kamatayan at paghihirap. Pero makita din po sana natin na ang larawan ng krus ay ang daan ni Jesus ng pag-aalay ng buhay niya. Para kanino? Para sa atin. Ang krus ang naging daan para ng pag-aalay ni Jesus ng sarili niya para sa kaligtasan nating lahat. Kaya magandang tanong din, ano ba yung mga yugto ng buhay mo ngayon na iniimbitahan ka ni Jesus na pasanin mo ang krus na yan para mag-alay ng sarili para sa iba? Ano ang krus mo ngayon sa buhay kung saan iniimbitahan ka ni Jesus na nagwantakbuhan yan? Pasanin mo at ialay ang sarili mo. At hindi ba minsan pagyayakapin natin ang krus, ito nagdadala din sa atin ng paglago sa ating buhay. Kung saan ka dinadala at iniimbitahan ng Diyos na ialay ang sarili, hindi ba doon natin nakikita ang kaganapan ng buhay natin? Kaya nga, di ba? Sabi ni Jesus, limutin ang sarili, pasanin ang iyong krus, at ano? Sumunod ka sa akin. Ang taong nag-aalay ng sarili niyang buhay, ang taong handang mag-alay at hindi iniisip kung ano ang makukuha, yun ang tunay na sumusunod kay Jesus. Diba? Kasi kung ang tao ay iniisip niya kung ano makukuha, may tawag tayo diyan, ba? Hidden agenda. Diba? Pag iniisip natin, ano makukuha ko, ano to para sa akin, may tawag tayo dyan, may maitim na balak. Pero, ang turo sa atin ni Jesus, limutin ang sarili, pasanin ang iyong krus, ang krus ng pag-aalay, ang krus ng paghahandog. At sino man ang gagawa nito, ay siyang tunay na sumusunod sa Kanya. Doon natin natutularan ang halimbawa ng mahal na pong Jesus Nazareno sa pag-aalay ng sarili. At kung ganun ang ating gagawin, matatagpuan natin ang kaganapan ng buhay. Kaya ho, buo ang isang tao na sumusunod kay Jesus. Buo ang isang tao na handang mag-alay katulad ng halimbawa ni Jesus. Kaya ang imbitasyon sa atin ngayon bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, iniimbitahan niya tayo. Ang tanong, tutugon ba tayo sa imbitasyon niya? Hayaan po na magkaroon tayo ng sandaling panahon ng katahimikan. Ito po ang imbitasyon ng Panginoon sa atin. Anong isasagot mo sa Kanya ngayon? Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili
na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating itugon, makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat na tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsible, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umanin ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ng iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak, siya nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na paisa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalog ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwarang naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa pagkamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa itaasan. Hosanna, Hosanna, sa kalitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa namin ang kaharian mo, hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko.
Panawagan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN, at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ikalasdose ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Jesus Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelistre Street. Evangelistre Street po ang pasukan. Mga paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo na aming tinanggap. Huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, inigwalhati ka.